Hello guys, good morning. Ayan, so sa magandang araw sa ating lahat. So ayan, mayroon na naman tayong sasagutin ng katanungan guys, laling sa ating viewers, comment po niya. So ayan, so ito po yung ating ego content ngayon guys. Ayan, so sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel, ayan, so kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, ayan, pakipindot na lang po yung subscribe button sa baba. Limutang pindutin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating video niya upload. So tara guys, so tirahin na natin ito. Let's go! So ito po yung tanong ni Ma'am Jocelyn Gohel. Ayan, shout out po sa iyo Ma'am Jocelyn Gohel. So yung first na question po niya guys, so dalawang business po nagtanong sa akin. So sir, magkano ba ang monthly income na minimum ng isang aplikante? So sasagutin muna natin ito guys. So para sa akin guys, so wala namang sinasabi doon na ano yung minimum na salary ng isang aplikante. So base po sa aking tawag ito experience, so na nagdepende po yan guys sa motor na gusto nyong kukunin, kung talagang papasok yung sahod po ninyo. For example, mayroon kang 10,000 na down payment or 10,000 na monthly income. So syempre kapag kukuha ka ng higher or yung motor na mga high-end na motors, yung mga malalaking down payment or malalaki yung cash price po nito, so talagang hindi siguro kakasya yung 10,000 na monthly salary po ninyo. So nagdepende po yan guys ha, sa motor na kukunin po ninyo. Right, so pangalawang tanong po niya guys ito. So dalawang business na kami nag-apply, di kami na-approve. Super Bikes and Mitsukuchi, 12,000 monthly income na nangungkumpahan, toki ang upa, hindi ba talaga papasa kay finance? Saka sir, pag pasado po ba kay CI, ibig sabihin pasado na rin kay finance. Ayan. So sir, sana mapansin niyo mga tanong ko para may idea naman po ako. Alright, so tutuloy na lang natin guys yung tanong niya. So before natin itutuloy yung isang comment ni Ma'am Jocelyn guys, so sana mapanood itong video na ito guys ito. So paano mag-apply ng motorcycle loan at ano yung mga requirements. Ayan, at tips kung paano maging mabilis ang pag-approve ng application nyo dito sa Motocito. Sana mapanood nyo ito guys ha. O may idea na kayo kung sakaling mag-apply na kayo ng motorcycle loan. So para sa akin naman Ma'am Jocelyn, ayan, as a CI, so kung mayroon ka pong 12,000 na monthly salary or ayan, kita mo, at kukuhaan mo pa yan ng upa na 2,000, so ang matitira na lang sa'yo is yan, 10,000 monthly, di ba? So ito lang gawin nyo, may advice ko lang sa'yo ma'am na yung dapat yung kukunin mo na motor is ayan, below po ng 2,000 ang monthly, or nasa 2,000 negit yung monthly installment po niya. Yan, monthly yung hinuhulugan nyo na motor, nasa range lang po ng 2,500. Ayan, so kasi po yung 10,000 or 12,000 po is asa sinabi ko na kanina is ayan, depende yan sa motor na kukunin po ninyo. Ayan, so basta po or basta po matatagos sa financing guys, basta lalabas po sa system ng financing na pwede na kayong ma-CI. Ayan, so kasi kapag mag-apply po kayo is ipapasok pa yan sa system ng taga motor trade. Ayan, pag papasok na yan sa financing guys at ayan, nakalusot, verify din yun yung application nyo, yung magkano yung data nyo doon. So pag nakatagos yun sa financing, ayan, so pwede na yan ma-CI. So depende pa rin yan sa CI guys. Pag na-verify niya na wala kang utang, wala kang mga ibang expenses, ayan, so pwede naman sigurong makakuha ka ng motor guys dito sa motor trade. Ayan, so basta po ha, wala kayong mga utang. Ayan, so yan lang po, kahit maliit lang or minimum lang na
monthly salary po nyo is pwede kayong makakuha ng motorcycle dito sa Motorcade. Yan, so thank you guys. So thank you Ma'am Celine. So sana nasagot ko yung katanungan mo. Alright, so hanggang dito na lang tayo guys. So ayan, sa nakapanood nito, kagaya po ni Ma'am Celine na nagtatanong din. Ayan, so sana huwag niyong kalimutan i-like. Ayan, so mag-comment rin kayo guys. Ayan, so para naman masagot natin yung mga katanungan po ninyo. So, at huwag niyong kalimutan i-share din to guys sa mga kakilala po ninyo, yung mga pamilyang gustong kumuha ng motor. At saka ito yung pinaka-importante guys, huwag niyong kalimutan pinutin yung subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa mga video natin i-upload. Okay, so thank you and God bless po sa ating lahat.